Hello, Kakusina! Kumusta? Kakaiba at panibagong recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today. Natsak, matatakam kayo! Gusto mong magluto ng siomay pero nahihirapan kang makabili ng molo wrapper? Kasi naman kadalasan nasa malalaking grocery store lamang ito nabibili, diba? Pero no worries ngayon, Kakusina, dahil anytime pwede ka nang gumawa nito at pwede pang inegosyo. Kaya kung ikaw ay interesado at kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, lutuin at inegosyo, watch na hanggang sa dulo ng video ko. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe para updated ka lagi sa mga negosyo recipes at tips na i-upload ko. Huwag na nating patagalin ito, halina't magluto na tayo! Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang mga ingredients na ito. Ground pork worth 50 pesos lang yan. Yan, tinaddad naman o chinap na bawang, sibuyas, ayan, ikaw na lang bahala kung gaano karaming bawang at sibuyas ang ilalagay mo. Yan, meron din tayong siling labuyo at syempre carrots, yan, cubed pero maliliit na hiwa ng carrots at patatas. So ikaw na lang ang bahala ha kung gaano karami ang iyong ilalagay. Kakusina, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na and hit that notification bell para updated ka lagi sa mga negosyo recipes at tips na i-upload ko. Maraming salamat! Meron din tayong spring onions. Ito ay nagbibigay bango at kakaibang lasa sa ating pagkain. Siyempre, cheese. Ayan, depende na rin kung gaano karami ang iyong ilalagay at kung anong brand ng cheese ang gusto mo. Mga pampalasa, asin, asukal, at dinurog na paminta. Ayan. So, hindi na naman ako naglagay ng seasoning ha dahil asukal, asin, at paminta ay sapat na para maging masarap. Siyempre, nagdagdag ako ng nor liquid seasoning. Pero kung wala kayo niyan, pwede rin ang soy sauce na lang. And then, ayan, i-mix lang hanggang sa mag-incorporate at mahalo lahat ang mga ingredients. Kakusina, paki-check na rin ang description box dahil nandoon ang kumpletong lista ng mga ingredients pati na rin ang costing. At ito ang ating magiging molo wrapper, loaf bread. Ano, depende na rin sa dami ng ilalagay dyan ang dami ng kakailanganin mo. So, yan, hiwa-hiwain lang natin o tanggalin lang natin yung mga gilid. No, hindi yan kasama. And then, i-flat natin gamit ang rolling pin hanggang sa maging flat na flat talaga. Ha, dapat manipis na manipis katulad nito. Ayan. Ngayon, mag-assemble na tayo. Pero bago niyan, i-dip muna natin yung kabilang side ng loaf bread dahil yan ang magsisilbing pang-lock. Ano? Kunyari kasi ito ay molo wrapper. And then, ayan, ganyan ang gagawin mo. Lagyan na ng palaman. Yung tamang-tama lang, yung tamang dami lamang para ma-close o ma-seal itong ating loaf bread. So, ganito ang gagawin mo, kakusina. Ayan. So, magsisil yan, ano, maglalak yan dahil meron tayong binating itlog katulad nito. So ngayon, i-steam na natin ito. Di ba ang dali? Ito na, kakusina, ang ating no molo wrapper cheesy siomay na napakadaling gawin, napakasarap, at napaka-affordable. Pwedeng snack sa bahay, pwede ring pang-negosyo.
Ayan, lalagyan na natin ng sauce. So, hindi ko na ipinakita dito dahil meron akong recipe na gumawa na ako nito. Ayan. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Ano pang hinihintay mo kakusina? I-try mo na ito. At napakasarap. Napakasarap. Ano, para siyang totoong siomay talaga. Mas masarap pa nga. Kaya ano pang hinihintay mo? Gawin mo na ito at inegosyo! Ito na ang aking pa-shoutout! Maraming salamat kakusina! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe na sa aking channel. Hanggang sa muling video ko, maraming salamat! Sa mga gustong magpa-shoutout dyan, just comment down below at isa-shoutout ko kayo sa susunod na video ko. Maraming salamat!